Ayun mga kasandong, good evening, kamusta? Welcome, welcome sa ating live stream ngayong gabi. Eh, teka, palitan ko yung score, wala pa tayong score eh. Kamusta kayong lahat? Ayan, okay po ako, maraming salamat sa mga nag-alala at mga nagtanong kung kamusta po tayo, okay naman po tayo. Nakuha ko na yung ano, nakuha ko na yung police report. Ayan, no? So, nagkaroon lang ng konting ano, konting aberya kanina. Teka lang, pwede ko yung aking. Ayan, nagkaroon lang ng konting aberya kanina. Kaya buti na lang, safe tayo, no? Buti na lang, okay tayo. Wala naman masyadong nangyari sa atin. Nasaktan yung ating kotse. Sabi nga nila, ano eh? Sabi nila, anong tawag nito? Sabi nila, naka-bulwark daw yung ano, yung truck. Tapos, naka-jar barrage. Naka-jar barrage pa nga, di ba? Naka-jar barrage. Wait. Sige. Doon ako sa live. Kaya, lilipat lang ako doon sa... Sabala tayo. Ayun, lilipat lang ako dito. Sosuotin ko lang yung aking mahiwagang headset. Ayan, uy, maraming salamat ha sa mga nag-send ng message sa akin, sa mga naging concerned doon sa nangyari, no? Okay naman po tayo, again. Wala naman po tayong galos. Wala rin galos yung truck. No? Hindi, ano, hindi tayo nasaktan, no? Anyari po ba, Sir Cooks? Ba't mo pinaglaro ang puso? Oo, buti na lang, pogi pa din. Eh, sana all pogi. Naka-shipwreck yun, sabi ni Kenneth Callum. Okay. So, bale yung nangyari, no? Kumento ko na rin yung nangyari kanina. Teka, tignan natin yung... Ano yung Facebook post ko na yun? Para makakwento ko sa inyo ng maayos. Ano? Para makakwento ko sa inyo ng maayos. Eh, nakita nyo ba yung bago kong, ano? Nakita nyo ba yung bago kong icon? Ginawa yan ni Kuya Deo. Tapos yung nakita niyo sa stream kanina, ginawa naman niya ng ano, kawaii stories. No? Teka lang. So ito nga no, papakita ko sa inyo. So, ayan. Ito nga no, ito yung nangyari no. So nakita niyo dito sa picture. Ayan. So dito ako tumama sa truck, dito ako tumama sa truck. Etong parte na to. Ayan, diyan ako tumama. No? So kung mapapansin niyo, nakatagilid yung truck na yan, pero ako naka-straight ako. So, yung lugar na yan, bali, lalagpas ka ng ano yan, paglagpas yan ng tunnel sa Cebu. So, yung tinatawag nila na South Road Properties. So, mabilis yung takbo ng mga sasakyan sa tunnel, kasi may minimum, may speed limit yun na 80 yata. May minimum speed limit na 80 yun. Tapos paglabas noon, syempre, medyo mabagal na nasa ito eh. Meron, teka, di ko pala na ano, no? Meron akong dito ano. Teka lang, hanapin ko yung aking tingnan natin kung mapapanood natin. Para makita. No? Meron akong USB ng aking ano eh. Yung aking dashcam. So, di ko makita yung aking ano, extend tawag ko. Itawag din eh. USB ano. Para makita ko, hindi ko makita. Mamaya mahanapin ko. Alamin natin. Asa na ba yung aking USB? Chuma. Wala. Anyway, so yun, no? Di naman ganun kabilisan yung takbo ko, mga nasa 40 lang. 40 lang yung takbo ko nun eh, paglagpas ko eh. Mga 40 lang yung takbo nun. Nga lang, unfortunately, safe naman tayo. No? Unfortunately, may comment pa si Patrick. Ano? Oh, binangga ako nga eh. Binangga ako yung truck. So, hindi naman nagalusan yung truck. So, technically, sa mga ganyang situation, kasalanan yun ng bumangga. Kasalanan niya nung bumangga. So, kasalanan ko. So, humingi ako ng paumanhin doon sa truck driver. Ang storya kasi niyan, kung makikita nyo, yung truck na yan, dito sa area na to, itong Pajero na to na puti, nakikita nyo sa likod ng traffic enforcer.
Yung area na yan, mayroong nag-U-turn dyan. So, according dito sa ano, according dito sa police report, according dito sa police report, ang sabi ng Party A narrated, I came from San Fernando reaching at S. Osmeña corner Palma Street. There was a vehicle take a U-turn at front of me, so I brake and I was bumped at the back. So, yun yung nangyari. May nag-U-turn sa harap niya bigla. Bigla siyang nag-brake. Ako naman, paparating. So, nag-brake ako, hindi umabot yung brake ko. Tumama pa rin ako dun sa likod niya. Akala ko, hindi ako aabot. Akala, yung slow-mo, alam niyo yung slow-mo, no? Maalala niyo yung slow-mo. Nandito sa video eh. Hindi ko lang pa-upload ko yun. Yung slow-mo ng pagbangga, akala ko hindi ako aabot. Umabot ako eh. So, ang ginawa ko, paalis sana yung truck. Ang nangyari, yung truck na yan, nung nabangga ko na siya, umalis siya. Hindi niya kasi alam na nabangga siya sa likod. Kasi yung haba niyan eh. Mahaba yan, ilang wheeler na truck yan. Tapos bumisi niya lang ako. Tapos bumaba siya. Tapos, sorry siya na sorry. Sabi niya, sorry ka ayaw. Basta sorry siya na sorry talaga. Sabi ko, walang problema. Pasensya ka na sa abala. Ako rin naman yung mali. Kasi umabot ako. Kumbaga, ako yung nasa harap eh. Diba? Ako yung may pagkakataon na umiwas. Ako yung may pagkakataon na makapag-break. Pero yun nga, it's too late. Paahon kasi yan. Paahon na mabilis. Tapos, galing ka sa 80 speed. Diba? Tapos, paahon. Tapos, intersection. Walang stoplight dyan. Intersection yan. So, may biglang nag-U-turn. Break siya. Break din ako, umabot. Pak! Sumalpok. Ayun. Buti hindi ako napuruhan. Yun talaga yung pinakasasalamata ko dun. Buti hindi ako napuruhan. Kasi, maalala ko, hindi naman ako natakot, no? Kasi meron ako parang yung reflexes ko na hindi ako masyadong basta-basta na, ano, natataranta or nagpapanik. No? So, kalma pa rin ako pag mga ganong moments. Siguro mga medyo after, na-realize ko, muntik na ako doon. Pero narinig ko na yung tunog ng ano eh. Narinig ko na yung tunog ng hood. Yung hood yung actually una ko narinig. Tapos, nung umabanti siya, tinamaan yung headlight. So, kaya nabasag yung headlight. Tapos, yung hood. Ang haba ng gasgas. No? So, ayun. Kaya, sabi ko, pasensya ka na sa abala. Sabi niya, galing siya ng south. Tapos, papunta yata siya ng Aklan. Sabi ko, pasensya ka na, maaabala lang kita, kailangan ko lang ng pang-police report. Kasi may insurance naman yan. No? Ayun, tsaka hindi ko naman, basta sinabi ko lang sa kanya, pasensya ka na sa abala, pwede mo ba akong samahan muna sa presito, paggagawa lang tayo ng police report. Sabi niya, oh, sige sir, walang problema, pasensya ka na. Parang ganun, sabi ko, Tagalog mo, hindi kita masyado naiintindihan. Pero ano yun, nagkasundo naman kami, sabi ko sa traffic enforcer, wala nang problema. Sabi ko rin sa police, wala nang problema. Pati yung driver, sabi niya, wala problema. Humingi nga ng sorry sa akin. Sabi niya pa nga na ano, na yun nga, yung based dun sa kwento niya, may nag-U-turn bigla. Itong sa area na yan, nakikita niyo yung pedestrian na yan. May nag-U-turn bigla. Tapos napapreno siya. Ako, napapreno din ako. So, yun yung nangyari, no? Buti na lang talaga hindi malala. Kasi kung sobrang bilis ng takbo ko noon, salpok talaga ako diyan. Buti wala rin sasakyan sa likod. Mabuti walang sasakyan sa likod. So, ayun yung nangyari. Chill lang din yung driving ko kasi niyan. Kasi nga alam niyo ba, galing pa ako sa casa niyan, nagpagawa ako ng auxiliary fan kasi yung sasakyan namin, yung aircon noon, medyo may problema. So, according to sa kasa, kailangan lang palitan yung auxiliary fan kasi hindi siya nagre-reset para lumami. So, ini-enjoy ko yung ano kasi lobat yung cellphone ko niyan. Yung dalawang cellphone ko, lobat yan. So, hindi ako nagsiselfone yan. Wala rin akong music niyan. Talagang nakafocus lang ako sa daan. Kaya nga, chill lang yung ano ko eh. Chill lang yung driving ko noon. So, hindi nga lang yun. Sumalpok. Accident. So, ayun, pasalamat na lang at walang nasaktan, no, may naabala. Nagtagal lang ako sa police station. Pero anyway, yun nga, no, yung sasakyan namin na yan. Alam nyo ba?
Kakatapos lang bayaran yan after 5 years. Oh, kasi 5 years yan eh, di ba? Naka-loan yan eh, naka-loan. So, kakatapos lang namin mabayaran yan. Galing sa pagod at hirap namin yan ni Commander, no? Ginagamit ko yan dati sa pag-ano. Dati kasi akong tourist guide. Meron kaming maliit na travel and tours business dito sa Cebu. Ako nagda-drive niyan kapag wala kaming driver, no? Kasi kailangan ko mas maintindihan yung negosyo eh. So, nung nag-start kami ng business niya, nagsimula muna ako bilang Uber driver. Yung dinadrive ko ng sasakyan, maliit na sasakyan lang yun dati. Maliit na sasakyan. Tapos nag-upgrade lang kami kasi syempre ginagamit na namin siya for tourist business. Syempre nakukuha na kami ng booking, ganyan. Tapos, yun. Yun yung nakatulong sa amin para makapag-start kami ng ano ng travel and tourist business dito sa Cebu. So, si Commander yung nag-take over ng business na yun. Tapos, ako naman, pag wala masyadong ginagawa or gusto kong mag-travel or wala kong driver, ako yung nagda-drive sa sasakyan. So, ayun, natapos din, no? Kung kailan pa natapos, sabi nga ni Shanks, no? Dun pa na disgrasya. Sa tagal-tagal ko nagda-drive, no? Oh, buti walang nasaktan. Sa tagal-tagal ko nagda-drive, ngayon lang ako nagkaroon ng major accident na ako yung nakabangga, no? Kasi wala, naalala ko, wala pa ako nabangga. Binangga ako, may mga nakabangga na sa akin, pero hindi pa ako yung ako mismo yung nakabangga. So, hindi ko pa na-experience yung ako yung makabangga talaga. So, yun. Okay naman. Natagalan lang ako sa police station. Nabot ako ng 2 oras. Kasi for mga around 4 o'clock to eh. 4:20 plus. Mga 4:30. No? Tapos dumating agad. Kasi malapit lang yung mga enforcer na yan. Tapos malapit lang. Isang kanto lang yung police station dyan. Sa pier yan eh. Pier 1. Pier 3. Pier 2. Pier 1. So, pier 1. Nabot ako ng 2 oras. Ang tagal nun sa police station. Nagpatagal din kasi, meron kasi isa pang banggaan na nang naganap. Nagasgasan naman yung isang party. Tapos ang nakagasgas sa kanya, construction worker na nag-drive ng motor. Tapos, parang chinichika-chika ako nung driver nung sasakyan na ano. O, nabangga ka rin, parang ganun. Kasi gagawa ka ng police report. Sabi ko, anong nasira sa'yo? Tinanong ako. Sabi ko, yung hood ko. So, malaking damage. So, sa kanya, pinakita niya sa akin yung damage nyo sa kanya. Gas, anlit na gas lang! Nabad trip ako eh. Parang gusto ko na lang sabihin sa kanya, pre, kaya ng compound, ano yan, ang tawag dito, nung rubbing compound yan, matatanggal yun, pinapatagal mo pa eh, nireportan mo pa ng kawawa naman yung tao, nagmamakaawa na sa'yo na arregluhin yun na lang. Di ba? Parang yun ang gusto kong sabihin, hindi ko na lang sinabi. No? Pero hindi na ako nakailam, hindi naman ako makapakailamero eh. Kumbaga parang tinanong, kala ko naman kasi, ano siya eh, sa desk officer eh. Yung pala nabangga din siya. Yun nga, yun kaya medyo natagalan. No? Kaya medyo natagalan, so inabot tayo ng 2 hours. Pero yun, pero pinaka na-excite talaga ako umuwi kasi. No? Dahil si Commander ay nagluto ng ano, ano nga tawag doon? Menudo. Buong araw kasi ako nagpagawa ng sasakyan. So, gumising ako nung maaga. Dumating ako dyan sa kasa ng alas 8. Nakalabas ako sa kasa ng mga 4, alas 4, alas 4, lagpas alas 4. Tapos yung biyahe na ako dyan. Siguro mga, malayo kasi yung lugar namin eh. Mula dun sa city proper. Pero pag nagawa na yung bridge, mga 10 to 15 minutes lang yan. Yung third bridge, yung longest bridge in the Philippines. Pag nabuksan na yon, pagbaba ng tulay, doon na yung sa amin. So, from parang Mall of Asia yun eh, seaside. Yun, doon ako sa kabilang isla. No? So, ayun, buti na lang talaga okay. Maraming salamat sa mga naging, ano, mga naging concern. Ayan, ito, nabasag yung salamin nung headlight. Tapos, nagka-problema yung ilaw niya. Pero may ilaw naman yan eh. Naka-HID kasi yan. Pero may ilaw yon, pero yung signal light wala. Tapos yung hood, buti hindi tinamaan yung makina or whatever dun sa loob. No? Hindi siya tinamaan. Buti hindi siya tinamaan. So yun. Basta hindi siya tinamaan. Ano? Ayun, hindi siya tinamaan. Tapos, bagong engine wash yan.
Bagong engine wash yan eh. Bagong engine wash kasi yan. Bagong engine wash. Kaya ayun. Anyway, ayun. Yun na nga, no? Tapos, ayun na nga, no? Ayun na yung chikahan natin. Pero meron tayo papanoorin na, no? Meron tayo papanoorin na video ngayon. So, ito yung isa sa mga game na inaabangan ko rin, no? Philippines ambassador ako ng game na to. I invested dito din sa game na to. I've been supporting this game as well since the start, no? Bumili tayo ng mga posters, bumili tayo ng mga ships para sa mga scholars natin. So, panoorin muna natin yung trailer ng Star Atlas. No, soon magkakaroon tayo ng ano, ng AMA, no? Magkakaroon tayo ng AMA, no? So, with Star Atlas. So, ayan, teka lang. Panoorin muna natin 'to. Sabihin niyo kung naririnig niyo yung audio, ha? Yan, so panoorin natin itong ano, panoorin natin itong trailer. So space MMO 'yan, no? Space MMO, multi-massive tawag doon, MMO. Basta 'yun. <yan. coughs> Playable ba 'yan both mobile and PC, boss Oops? Yung mini games browser siya, so pwede siyang mobile. So maglalabas sila ng mga mini games in 2 to 3 weeks yata, mga ganun. So play turn na rin siya, hindi nyo kailangan maglabas ng pera din dyan para mag-earn. Pero pwede kayong mag-rent. So, parang gano'n, pwede kayong mag-rent. So, gagawa tayo ng video nyan kung paano yan. At tuturuan ko kayo kung paano kumita dyan. Tapos, kung gusto nyo sumali sa faction namin, sumali lang kayo sa Sandibite. Magiging active yung Star Atlas channel natin doon. So, tingnan natin. Panoorin natin lahat, ha. Stress signal last night. They think it came from your dad's ship. The signal. It came from past the outer ring. How is that even possible? His ship has been reported missing for 20 years now. Pretty sure he's not coming back. We go there. Ano tayo dito? Pirata tayo, pirata. What is this place? Ayan, may Oni, may Ustur, tsaka may Human. Tatlong faction yan. Ang pinili ng Sandibites, Ustur. Ustur tayo, Ustur. Star Atlas. They found out we have the map. They're gonna kill us for it. If that's the case, there's only one thing we can do. Tapos na nga.
So Solana yan, magkakaroon tayo ng ano, magkakaroon tayo ng video tungkol diyan. So ituturo ko sa inyo yan kung paano mag-participate diyan. Mamimigay rin tayo ng spaceship, no? Mamimigay tayo ng spaceship, no, para sa ano natin. Para sa community natin, mamimigay tayo ng spaceship. Ayan, teka, maghahanapin ko muna 'yung hinahanap ko. Ah. Yung i-share ko sa inyo. Ayan. Saan pwedeng, anong coin ng Star Atlas? Ang coin ng Star Atlas tawag nito. Ang coin ng Star Atlas ay teka lang ha. Ito, tingnan natin sa CoinGecko, tuturo ko sa inyo. Okay, okay. Yes. Ang coin ng Star Atlas ay Polis. No? Polis. Yan. So, itong Polis na to, ito yung parang AXS ng Star Atlas. No? Ito yung AXS ng Star Atlas. So, yan yung Polis. Sa Solana ko yung makakabili niyan. Gagawa tayo ng ano, gagawa tayo ng video kung paano kayo makakapag-participate niyan. Tapos, meron din silang tinatawag na Atlas. Itong Atlas na to, para siyang SLP. No, ito yung in-game na currency na na-earn or token na na-earn within the game. Ma-earn nyo to sa minigame. So, magkakaroon ng minigame yung Star Atlas. Ayan. So, dalawa yung token niya. Meron siyang Polis, meron siyang Atlas. No? So, teka, refresh natin. Medyo matagal. No? So, yun, no? Star Atlas yung game. Teka lang, ha? Medyo matagal yung ano eh. Medyo matagal. So, dalawa yan. Ang Star Atlas, 473 pesos na siya. Umabot yan ng 542. All-time low. Ito na, ito na yung Atlas. So, 5 pesos, 5.92 yung Atlas. So, pwede nyong ma-earn yung Atlas sa game. Yung Polis naman, binibili yun. Pwede rin nyo rin ma-earn yan for governance yan. Pero wala pa silang nilalabas na ano na parang ways kung paano ma-earn 'yon, no. So tapos yung network na to nasa Solana network siya, Solana network, Sol, no. Kumbaga parang yung Ethereum, eto naman ay katumbas ng Ethereum ay Sol. So pwede siyang mobile, pwede siyang PC kasi mobile parang browser game siya. So mamaya pipili ako ng faction after ng live stream natin, mabilis lang naman yung live stream natin. So kukuha lang tayo ng ano, ng konting SLP sa ano, sa arena. Pero yun nga no, dahil si Commander napaangat niya na yung level natin sa yung MMR natin. Wala na MMR na tayo, nasa 1000 plus na tayo eh. Ayun, no, nasa 1800 na tayo. Nasa 18 tayo. Nasa 18 rank tayo. So casual farming lang, naglalaro lang naman ako kapag ano eh. Naglalaro lang naman ako kapag tawag nito. Nagla-live. Ano nga bang ginamit ko na tank dito? Kaya pala tayo natin. Ah, ito pala. So, yan. Okay. So, SLP reveal. Tigilan natin. So, ang tagal ko nang dinire-redeem tong SLP na to. Yung SLP na to, ano pa to? Season 18. Hindi ko pa ni-claim. Si Commander yung naglalaro madalas kasi pag busy tayo, no. So hindi na natin na sikaso 'yan. Even ng paglalaro, no. So sa dami ng ginagawa. So 'yun na nga, teka lang. Papaliwanag ko sa inyo yung Series A, Series B funding. Total 'yun naman din yung gusto niyo malaman. Ano ba yung importance ng ano? Ano ba yung importance ng Series A or Series B na tinatawag? Kasi Axie A16Z News. Basahin natin 'yan, ano. Ayan, ito 'yan, no. So alam nyo ba, no? Alam nyo ba na ang A16Z isa 'yan sa pinakamalaking venture capitalist. Ibig sabihin, isa 'yan sa mga solid na investor na nag-i-invest 'yan sa A16Z portfolio. Sa mga solid na company. So ibig sabihin, no?
ito, tingnan natin yung portfolio, ha. Early investor sila ng, ito, yung mga company na to. So, may kita nyo, DigitalOcean, Facebook, no? Ibig sabihin, talagang, ano, talagang matindi tong kumpanya na to. Kung ito yung nag-invest sa isang project, talagang solid, no? So, good news yan para sa mga nag-start mag-Axie. Dahil, syempre, dito natin masusukot na, uy, di ba, long term talaga itong Axie. Dahil ito, kita nyo naman, yung pinag-investan ng A16Z, Facebook, Lyft, o parang Uber yan sa abroad, Robinhood, parang, ano yan, PayPal yan sa US, parang ganon, no? Tapos, Groupon, narinig natin Groupon sa Pilipinas, meron din, ano? Roblox, Slack, yung mga tool na yan, TransferWise, yun sa mga, parang mga freelancer, yung mga nakaka-receive sila ng payment abroad, TransferWise ang ginagamit. Coinbase, isa sa mga pinakamalaking ano, parang Coinspiation, pero malaking company yan, no? So, yun yung mga companies na pinag-investan ng Instagram. Oh, Instagram, di ba? Pinag-investan ng A16Z. Kung mapapasama yung company mo dito na pinag-investan ng A16Z, ibig sabihin solid. No, solid yun. Spotify, Oculus, no? Signal FX, ano pa ba yung mga kilala natin na mga pinag-investan nila? No? Yan, marami. Active Portfolio. Ayan, so makikita natin dito yung mga active portfolio nila. Bitski, no? Applied Nutrition, ano pa ba? BuzzFeed, Brightside, Capitolis, ayan yung mga company sa pinag-investan nila. Dapper, no? Ayan, Dapper. Definity, ayan. So, pag ito yung nasa DYDX, pag ito yung nasa investor list mo, eh talagang ano, talagang long-term ang company, no? Long-term ang project. So, nauna na dyan, bago pa mag-invest ang A16Z sa Axie Infinity, investor din ng Seed A naman, no? Investor din ng YGG ang A16Z, no? A16Z, no? So, YGG tsaka Axie yan, no? So, ito yung mga other nilang NEAR, yan, mga NEAR protocol. So, marami, no? Phantom Wallet para sa mga gumagamit ng Sol, Rally. Ayan, so marami, no? A16Z, Stripe, Solana. Oh, nag-invest din ng A16Z sa Solana. So, napakarami, no? Napakarami nilang companies na pinag-investan. Kasi, billion yung ano niyan, eh. Billion yung portfolio niyan, eh. No? Yung pinag-iinvestan nila, so solid talaga. So, dun pa lang, matindi na. Matinding, ano na yan. Alam. Tingnan natin, A16Z. Search natin yung ano, no? A16Z Axie. Yan, tignan natin. Basahin natin yun, ha. Ito, nasa Forbes na nga, oh. Oh, Forbes. Bit Pinas. Okay, so Sky Mavis. Ayan, no? $150 million, no? Ano ang valuation ni Andre Horowitz? 3 billion yung Axie. No? Ganun kalaki, 3 billion. The funding round, which also includes participation by VC firms Accel and Paradigm. Yung Accel tsaka Paradigm, malaking ano din yan. Malaking company din yan. Malaking venture capital din yan. Capital din na company yan. So, talagang ano, talagang makikita nyo na ano, na long term talaga itong game na to. No? 3 billion valuation. So, imagine nyo yan, di ba? So, para saan gagamitin yung ano, bakit Series B? No? So, ito, papaliwala ko sa inyo. Series A, ayun, no? Ibig sabihin ng ano, meron kasing stages yan. Yung seed round, ibig sabihin ng seed round, eh nagsisimula pa lang yung company, nagsisimula pa lang yung project, wala pang product na i-deliver, conceptualization pa lang. So, pwede nang mag-invest yung mga investors doon sa seed round pa lang. So, makakuha sila syempre ng mas mababang, kumbaga, preferred stock na tinatawag, or shares, or tokens, number of tokens, something like that. No? And then, after ng seed round, kapag yung project na yon eh naka-deliver na ng product, naka-deliver na sila ng product at nilo-launch na nila, yun na yung tinatawag na seed A. No, yun yung seed A. So bawat round kailangan ng additional investor para magtuloy-tuloy yung progress, para magtuloy-tuloy yung development. Kasi pag walang investment na pumapasok from these investors, yung mga venture capitalists
No, yung mga napapanood niyo sa Shark Tank, yung mga napapanood niyo sa anong pangalan noon? Basta yung mga companies na nag-iinvest sa company, no? No, ibig sabihin parang nagre-raise ng funds, no? So ibig sabihin yung investors na ito ay mga venture capital firms na kilalang kilala sa buong mundo. Na kapag nag-invest itong mga venture capital na to, na firm na to sa isang project, talagang lumilipad, no? Talagang solid. Bakit? Kasi kasama doon yung pag-a-advise nila sa project, aside from support, no? At itong mga investors na to, hindi sila ganun ka-demanding. Sabi nga nila sa Ikaw at saka nila G-host, mas demanding pa yung ano eh, mas demanding pa yung mga minsan di na nga scholar, no? Wala pang aksi, mas demanding pa, no? So, yung mga investors nila kasi alam na it takes a lot of time and, you know, maraming efforts para ma-solve yung mga problems na na-encounter ng isang startup company. No? So, kailangan magkaroon ng series of fundraising. No? So, yun na nga, no? Ayan, sabi nga dito, Series A, no? Versus Series B. Series A is funding round is to really get the team and product develop. Ayan, no? Series B is round all about taking the business to the next level. So, ibig sabihin, dadalhin na ng Sky Mavis yung Axie to the next level kasi may working product na eh. Ang kailangan na lang talaga ay ma-improve, mailagay yung mga kailangan na mailagay para mas maging solid yung game, mas maging solid yung project. No? Ayan, no? So, ganyan, no? And then, Series C, ayan, funding round generally occurs to make the startup appealing for acquisition. Pag sinabing Series C, eto na yung ano, eto na yung bibilihin na ng ibang prod ng ibang company, yung ano na yon, yung project na yon. And the good thing about Axie Infinity is that tayo as players, those people na nag-stake ng AXS, tayo yung owners ng Axie. 'Di ba? Ganun kaganda yon. So, bakit kinailangan ng Axie Infinity na mag-raise ng funds? Simple lang kasi gusto nilang i-deliver yung magandang product na makakapagpabago sa paglalaro sa play to earn na i-launch yung revolution na play to earn games. No? So, ibig sabihin, para sa akin, no? Ibig sabihin, seryoso yung Sky Mavis, yung mga developers na mabigyan tayo ng solid na game na product. 'Di ba? Solid, as in solid. Ako para sa akin, validation 'to. Validation 'to na isang $1 billion venture capital firm nag-invest sa Axie or nag-invest sa isang project, eh talagang solid na yun. Alam mo na talagang meron something dun sa project na yun. Di ba? Meron something dun sa project na yun. So, yun, Axie and then YGG, of course. Di ba? Meron yan. So, ang valuation ng A16Z, ang sabi nila, is ang value daw ng Axie Infinity is 3 billion valuation. Ibig sabihin, ganun ka solid yung ano. Ganun ka solid yung nagawa na impact na nangyari. No? So again, guys, hindi lang A16Z ang nag-invest. Yung may-ari ng Dallas Mavericks sa NBA si Mark Cuban, billionaire yun sa Shark Tank. Alex Juanyan, yung founder ng Reddit. Ayan, no? And then Libertus Capital. Tapos meron din yung Acel saka yung tinatawag nga na ano nga yung isa, nakalimutan ko yung isa eh. Ayun. Basta hindi lang A16Z, ibig sabihin yung mga malalaking investors sa buong mundo nag-invest sa Axie Infinity. Ganun po katindi yun. Kasi kahit sinong lawyer ang magsabi na scam ito, bakit mag-i-invest ang pinakamalaking venture capital sa buong mundo sa Axie Infinity? Gamit tayo ng common sense, ano? Gamit tayo ng common sense, ano? Diba? Oh. Sige nga. Kahit tanungin mo yung mga kilalang kumpanya sa buong Pilipinas, pag sinabing A16Z, lalo na yung mga startups, solid yan. What is A16Z? A16Z na lang. Oh, ayan o. Investments.
Yan, oh. Backing bold entrepreneurs who are building crypto companies and protocols. So, yan, oh. Yan yung mga solid yan, oh. Tignan nyo naman. Yung history ng kanilang investment, bilyong dolyar po yung ini-invest dyan. No? Bilyong dolyar po yan, oh. Na ini-invest dyan. Shoutout muna kay Rodeline Castro, kay Maria Ferrum, Sarmenta, I Sorry Wrong, tsaka kay Grace Ardea, Kirios Orien, Michael Masbate, Chad Cebuano, Jeric Motil, Jomari Agustin, Jonard Castro, Peralta, Cristiano, Yanto, si AXG, ayan, nag-hello na ako sa mga ayan, no? Di ba? Kasi, aralin niyo mabuti, sino ba yung mga tao na to? Ano ba yung mga companies na pinag-investan nila? Instagram, Facebook, Uber, Lyft. Di ba? Yung pa lang eh, solid na eh. No? Imaginin mo yung mga companies na pinag-investan nila. Solid. Solid na solid. No? Investing in Axie. O, click natin yan. O. Investing in Axie. Tapos ano pa ba? Asan yung YGG? Sign natin. No? So, ayun, tingnan natin. Ito na nabalita na nga sa Forbes. Teka, nagkakaproblema yung ano ko. Paano nangyayari? Hindi lumalabas. Bakit ganun? Anyway, so, na-feature na nga sa Forbes. Mapupunta ka ba sa Forbes.com? Kung Ponzi scheme yung ano, yung Axie? Diyos ko naman. Di ba? Gamit tayo ng isip ano? Gamit tayo ng common sense. No? Gamit tayo ng common sense. Kasi minsan, hindi na common ng common sense. Di ba? Hindi na common eh. Teka lang. Ba't di ayaw magbukas ng aking ano? Ayaw magbukas ng aking. Teka lang, nagkakaproblema yata ako. Ayan na nga. Yeah, basa muna tayo ng questions. Nangangati yung kamay bigla. Ayun na nga. Alright. Ayan, si Bambam, marami kasing views yung channel niya pag Axie content. Oo, pag wala ng ibang content, no? Huwag nyo na patulan yun. May content na naman yung ato. Huwag natin pansin. Oo, Angelo Torres, shoutout sa'yo. Ayan, Sarah Texon, ayan, shoutout sa inyo. Teka lang, naglalag yung aking screen. Hindi ko alam kung bakit, ano? Teka lang, mag-alt-delete tayo. Magta-task manager tayo. Ayan, anong nangyari? Ayun na nga! Ano nangyari na naman? Ano nangyari? Hindi ko na makita yung PC ko. Nandiyan pa ba kayo? Ala, nasa na kayo? Ayun. Nako. Ala, ano nangyari? Ayun, nawala. Ayun! Gumagalaw din. Wala eh. Hindi naman nalipat. Cancel na lang natin. Ayun. Anyway, wala. Ayaw mabago eh. No? Ayaw na lumipat eh. Hindi ko alam kung bakit eh. New tab to the right. Ayan. Shout out. Sir Cook, saan opisina ng YGG? Nasa Metaverse. Nasa Metaverse ang opisina ng YGG. Ayan. Wala nga sound effect eh. Nawawala nga. Ewan ko ba't nangyari sa effects ko, no? Yun. Axie is here to stay. Oo nga. Ayan. Shoutout sa iyo. Andito pala idol ko. Ewan ko ba't di lumalabas. But anyway, yun na nga. Sagutin ko na lang yung mga questions ko dito sa ano. Sa OBS ko. Hindi ko naman makita. Tinotopic ka. Magre-reset yata ako. Magre-reset ako ng ano. So, yun. Naku, hindi naman ako nakapagpakita ng game. Wala rin music. Ewan ko anong problema ng PC ko. Baka kailangan ko i-restart. Ano? Ayan. Ayan na nga. Ano? Pasharot kay Ariel Edria, kay Clark Kevin, Grace Uy, shoutout sa'yo. Nightology, shoutout sa'yo. Mandy De Torres, shoutout din sa'yo. Curious Orient, Christian Bukalig, tsaka si Jerry Goson Jr. Ayan. Pasharot kay Herbert Morante Oloroso, Richard Season, Yumi, shoutout sa'yo. Kaya pag sumahod kayo, panotaryo kayo sa kanya. Hi Sir Kuko, good evening. Sabi ni Myla Sebastian. Ayan, Monkey Dilupi pa. Si Jerry Goson pala yung Monkey Dilupi. Grabe naman, oh. Possible ba tataas ang rice ng Axie? Yung rice ng Axie, hindi ko alam kung ilang cup. Kasi rice yan eh. De joke lang.
Oh, hindi natin alam, pero ibig sabihin lang nito, kung yung mga billion dollar venture capital firms ay nag-i-invest, no, sa Axie, sa isang project, ibig sabihin meron silang alam. Meron silang nakikita at gusto nilang suportahan 'yon sa game na 'yon. Kaya para sa akin is a validation or it's a signal for me na mas yung pagtitiwala ko sa game na to eh talagang worth it, no? Kasi nakikita ng buong mundo kung ano yung change na nagagawa ng Axie Infinity. Hindi lang Axie Infinity, no? Yung play to earn games na makikita natin in the future. So maraming maglalabasan diyan, and I'm very excited to share those games to you, yung mga projects na yun sa inyo. Pero of course, syempre kailangan mag-research din kayo ng sarili nyo para hindi kayo naka-rely sa mga information na sinishare ko sa inyo. Kung hindi, naka-rely din kayo sa information na nag-gather ninyo bago kayo mag-decide. Ako lang ay tagapaghatid lang ako ng mensahe. No, kung ano yung decision na gagawin nyo sa mga isishare natin na videos, it's totally up to you. It's your responsibility. No, pero ako, I will do my own research. I will put my money where my mouth is. Ibig sabihin, kung itong project na to kumbaga sinusuportahan ko, makikita at malalaman nyo din naman yun. No? Boss ko, sabi ni Ken Fajers, boss, yung new cards na ma-implement ba yun sa current game, hindi natin alam. Puntik na ako doon. Hindi natin alam. Okay. Hindi natin alam kung ano mangyayari doon sa new cards. No, I think lang naman, no, yung old cards na meron tayo right now, hindi yan basta-basta mapapalitan. May kakaroon ng proper transitioning from battle version 1 to battle version 2 para madali nating matutunan yung bagong version. No, so hindi yan basta-basta tatalon agad, no, kung ano yung mga cards right now. Akala, oy, hindi na ako mag-Terminator kasi nakita ko yung Terminator, yung chomp, eh ganito yung mangyayari. Hindi po agad basta-basta yun, ano? So, hindi yan basta ilalabas. Nerf na po ba next season yung Termi at Lason Boss? Hindi pa natin alam. Pag naglabas na ng update, yan, sigurado ako bagong season na yan. I think 1 year, 2 years, parang ganun. Ayan, so, shoutout kay Kuya Jel Casando, tsaka kay Zan, kay Jekka G, Alpen Pilio. Boss ko pa, shoutout, any advice sa loose streak sa arena? Pag loose streak ka sa arena, kailangan mong uminom ng malamig na tubig. Kasi for sure, mainit yung ulo mo. Tapos magpalamig ka muna, mamaya ka na bumalik kasi matitilt ka. Lahat ng decision making mo sa paglalaro, maapektuhan. No? Kaya huwag kang maglaro muna. Ayan, kung tingin nila Ponzi, huwag sila pumasok, simple. Sabi ni JR Ballejera. Ayan, idol, may bug ba sa Terror Champ? Kasi sa Mystic Rush lang nag-trigger yung fear. Pag sticky goo, tsaka allergic ayaw. Talaga ba? Dapat mag-trigger yun, Raven. Kasi bug card yun eh. No? Dapat may video, papanood ng video. May timeline na ba, Paul Butter version 2? Hindi pa natin alam. Pero, ito lang naman ang speculation ko, yung Battle version 2, posibleng mangyari yan within the year. No, yung LAN gameplay alpha, posibleng mangyari din yan within the year. Yung decentralized exchange, posible din mangyari yan within the year. So, I'm hoping and praying na maging masaya ang Pasko natin, 'di ba? Dahil sa mga naniniwala sa Axie Infinity at sa mga play to earn games na pinapasok natin. So, huwag niyo kalimutan sumali sa Sando Vibes na Discord kasi maglalabas kami ng mga panibagong updates doon, yung mga news and information na kailangan nyo matutunan sa mga games, no, yung mga how-to videos, no, makikita nyo doon, at very supportive yung ating ano, yung ating mga tambay sa Sando Vibes. Kaya maraming salamat sa inyo, sa mga scholars natin na masisipag, no, na mag-entertain sa ating mga new members sa community. Maraming salamat. At sa mga nakatambay dyan, hindi lang nag-a-apply ng scholar, pero talagang tumatambay, nakikipagkwentuhan. Ang goal natin, ma-onboard kayo sa play-to-earn games. Yan yung goal natin. Kaya, ginagawa namin ang lahat para mas makatulong tayo sa maraming tao. No? So, yun. Tama, tambay lang. Oo. Tambay lang kayo dyan. Makukuha din kayo. Yun, si Paul. Scholar na yun, si Paul. Eh. Ayan, recently lang yan. No? Yan, okay, boss, kukuklose mo Chrome mo, tapos open ka ng bagong Chrome, then press Control Shift T ba? Ayaw din maklose eh. Ayaw. Control Shift. Ayaw maklose.
Hindi ko alam kung bakit. Ayaw maklose mga idol. Hindi ko alam kung bakit. Hindi rin ako maka-open sa ibang ano eh. Sa ibang tawag nito. Hindi rin ako maka-open sa ibang tab or sa ibang screen ko, hindi ko ma-open. Yan, hindi rin ako makapag-end stream. Yun na nga. Yeah. Oh, manonood na lang ako mag-balo sa iyo, Boss, para iwas. Nako, bottom prop nga ako. Yan, lalo na kapag pag sinisita ng mga kakampi ko. Kung nasa top, pag nagtataprag ako, wala na. Nahihinto na doon. No? So anyway, ayun no. Ano pa ba yung mga questions? Hindi natin alam kung tataas yung SLP eh. No? Pero tumaas na siya from 3 pesos. Umabot na ng 5.25. Umabot ba ng ano yan? Umabot ba ng 6 ba? Hindi pa umabot na 6, no? Mm-hmm. Sabi ni Jerry Gosan, tanggalin mo ba sa... GG. Alt F4 tapos task manager. Magbalo na lang tayo. Tingnan, Alt F4. Tingnan natin. Wala eh, ayaw rin. Walang nangyayari. Nagta-task manager ako. Hindi ko makontrol yung task manager eh. Hindi ko alam ano, paano nangyayari. Ini-escape ko na lang. Ayun, nawawala eh. Ayan. Legit lang yung leap. Malakas yun sa Detroit. Oo. Oo, no? Entas manager, then entas yung browser idol. Hindi, ayaw din eh. Pag nag-entas ako, ayaw maklik yung entas, mga idol. Oo, eto na lang, boss, piyupiyu mamaya. O, piyupiyu tayo mamaya, kaso wala yata akong kalaro. Babala sila dyan. O, bakit po hindi pantay yung, ano, yun lang. Mali yun. Oo, mali yun. Mm-mm. Ayan, goods na goods. Ayan. Bosco, paano maging isko sa team ninyo? Punta lang kayo sa Sando Vibes. Pasaro kay Bernard Padera, new me. Ayan, Merry Christmas. Ayan. May any comment about doon sa nag-level exploit bug gamit maraming account to get through in 21 fast na naging sanhi ng pagkakaroon ng level reset paski hindi isig sa next update. So ayun, may bagong update pala, no? Basta ginif nyo yung Axie, magre-reset yung level nun. No? Magre-reset yung level nun. Control-Alt-Delete? Baka mag-delete tayo lang. Wala, ayaw talaga, tol. Ayaw talaga. Ayok, pag nagko-control-alt-delete ako, wala din. Ganun talaga eh. O, Ka-Iron and Ryan. Shoutout sa Iron and Ryan Axie Club. Madami tabs. Oo nga, dami kong tabs eh. Sorry na. Control-Shift-Escape. Huh? Ayun! Ayun pala. Ang galing. Magaling. Teka, close natin yung Chrome. Dami ngang tab. Sorry na. Sorry ako. Ayaw din mag-entas. Ayaw, piniklik ko, ayaw. Pangit ka pa din na itong PC ko. Ba't ganun? Ayaw makisama ton. Control, Alt, Escape. Wala eh. Wala talaga. Mm-hmm. Ayan. Okay pa din mag-breed ngayon? Depende yan ha. Optimal breeding ang kailangan nyo gawin sa mga panahon na ito. Ibig sabihin optimal, yung mga Axie na ibibreed nyo ay talagang mabibenta nyo at magagamit ninyo. Yun yung ibig sabihin ng optimal. Kasi kung magbibreed lang kayo, tapos parang, oh, basta, benta na lang. Wala. Walang mangyayari doon. Mahihirapan kayo. Pero, maganda nun, dumami yung Axie nyo. Di ba? Ayan. Kailan po ipapasok ang Ronin Dex? Hindi pa natin alam. Rayson Tan. Anytime this year. Para safe. Anytime this year. Shoutout sa mama. Ay, sa manager ni ano, mama tuloy. Ni Louie Toralba, si Alvin at si Idol sa Taiwan. Happy streaming, Boss Kuku. Uy, maraming salamat sa panonood natin. Ha. Reboot na yan. Mamaya, re-reboot natin. 8 minutes na lang, no? One hour lang naman yung stream natin. So, kung may mga question kayo, sagutin muna natin yan. End process 3, Yoko Feliciano, maraming salamat. Hindi, ayaw talaga maklik, Idol. Mukhang kailangan ko na itong reset talaga mamaya. Mamaya, end process na lang natin lahat mamaya. Ano? Wala eh. Hindi ko ma-end process eh. Ayan o, oh. Teka lang. Wala, hindi ko talaga maklik. Ayan o, oh. Ayan na nga. Hindi ko na alam kung saan lumalabas. Nasaan na kayo? Mamaya, magre-reset na lang ako basta bigla. Hindi naman tayo siguro na-hack. Wala naman silang ma-hack sa atin. No, kasi naka-disconnect yung ano natin, yung treasure. Di ba? Okay. Oy, 3 Aqua, sabi ni John Daryl Sardes. Okay naman ang 3 Aqua. Solid yan. Doon sa pag-gip ng Axie, magre-reset Sir Kuku. Paano na po yung mga breeder? Kaya kailangan, meron kayong separate. Di ba, nagkaroon ng announcement yan eh.
na within 24 hours, kailangan gawin nyo na yung mga kailangan nyo nung gawin kasi magre-reset talaga yung aksi ng mga scholars ninyo. O, ganun yun. Eh, di mas maganda na sa next update na merong separate... Yes! Yun yung tinuturo ko sa inyo, di ba? Magkaroon kayo ng separate breeding account. Tapos yung breeding account na yun, papadala nyo yung mga aksi sa mga scholars ninyo. Nag-breed kami ng kapitbahay ko, tapos... ay, mali yun. Ayan. Boss, pag nakasell ba sa MP, pwede laruin hanggang di nabibili? Pwede po, Jeff Loria, pwedeng-pwede po yan. Pwedeng-pwedeng laruin yan. Pag nakasell sa MP, pwede nyo pang laruin. Pag nagkaroon ng team validation, ibig sabihin nabili na yung aksi ninyo. Dati kasi nagkakaroon ng email yan, ewan ko bumabalik na yung email kapag nakabenta ka ng aksi. No? Mm-hmm. Sabi ni Six, bakit lagi ka press? Pagod nga eh, nabangga nga kanina eh. Six Reyes, shoutout sa'yo. Sayang po yung mga virgin na naka-ice ko. Oo nga eh. Alam nyo ba, yung mga aksi ko din na 07 breed count, nasa mga scholar, pina-scholar ko yun kesa nakatenga. No, PC ko nga pagod na, G-band, sorry na. Sorry akin. Nabug yung Google. Oh, nabug ba talaga? O, paano yung mga nagsisimula pa lang mag-breed? Lagay kayo ng separate account. Tapos 5 days lang naman eh. Okay na 'yan eh. Teka, yung announcement ng changes, hindi ko kasi mabuksan eh. Babasahin ko sana, hindi ko mabuksan. Pero ipo-post ko sa Facebook group for clarification, ano? Maraming salamat sa pagtanong, AXG. Bakit ang mamahal ng aksi na may gravel ad? Kasi pangontra yun sa Terminator na marami right now. Oo. Sir Kuku, pa-shoutout naman po sa Team Victory. Team Victory, shoutout sa inyo. Sir, ano po ba mabibili ng aksi ngayon? Marami, maraming mura ngayon. Oo, Eugene, sabi niya, magandang gabi po, boss. Pa-shoutout naman. Shoutout, kanina kita sinashoutout, Eugene Podra. Boss Kuku, pag na-lock 2 hours, high chance na mabandi. Hindi naman. Huwag ka lang daw masyadong mag-addict-addict. Bawas-bawasan mo daw maglaro. No? Pa-shoutout sa BM Axie Scholarship. Shoutout sa inyo. Sir Cooks, bala ko bumili ng another team pero mga school or 2 to 3 person dito sa bahay. Same wifi gamit. Hindi naman banable yun. Hindi naman. Basta importante, tigi-isa lang kayo ng account. Yung mga scholar mo, tigi-isa, hindi dalawa account nilalaro nila. Crescent Celestial Vertudaso, shoutout sa'yo. Mga immortal na top fan. Ayan, Boss Cook, yung sa Don na Axie Health Speed School Moral, para saan yung skill? Tataas crit Don? Yung skill, tataas yung damage. No? Depende yan eh. Tataas yung damage, no? Ng iyong Axie. No? So, yun yung factor ng multiplier yun eh. Good day sir, mas better ba na mag-buy na lang sa Axie instead of breeding sa ngayon? Kung sa tingin nyo, medyo maganda yung presyo, no? At tolerable sa inyo, mas maganda bumili. Kung magbe-breed naman kayo, dapat meron din kayong backup plan kung ano yung gagawin nyo dun sa na-breed ninyo at the same time dun sa parents kung ibibenta nyo siya. Shoutout kay Puruntong TV tsaka kay Rayson Tan. Magkakaroon po ba ng balancing about sa mga skill card? Yes! Magkakaroon po ng card balancing, no? Sa mga imbalance na card, no? Yun po yun ang nangyayari. Nightology, bagong sali sa... Magandang gabi, Sir Cooks. Pa-shoutout kay Carlo Feliciano. Ayan. Shoutout kay Kuya Jel Casando, Mark Saldua. Sir Cooks, ano po magandang build sa reptile for RP besides sa Poison BD meta? Medyo OP yung mga, ano ngayon, Great Wall of China ngayon, yung mga Jar Barrage, tapos yung mga Teal Shell or meron yung mga Bulwark or yung mga Slippery Shield, mga ganun. No? Tapos nag-heal, pwede rin, no? Kung puro aqua ngayon. No? Ayan, pa-shoutout kay Inskirizel Ando Sumambod. Ang hirap nun, ha? Ayan. Sir Cook, kailan kaya season 19? Sa tingin ko, mga next week yan. Next week. Feeling ko lang. Pork Chop Axie, shoutout Lodi Cakes. Ayan, Sir Cook, paano po pag sa account ng Isko nag-breed? Magre-reset pa din po ba yung Axie nun? Okay. Kung sa account mo ikaw nag-breed, yung ililipat mo na Axie yung magre-reset. So kung wala pang level yun, ang diskarte dyan, kung magbe-breed ka, i-breed mo sa scholar account. Tapos, tanggalin mo ngayon yung binread mo, i-stay mo lang kung ano yung ginagamit ng scholar mo para hindi mag-reset. Shoutout kay Jade! Si Lamok! 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 Ayan, ano po benefits pag nag-join sa Sando Vibes? Multi manager here. Maximus, well, magkakaroon ka ng maraming kaibigan, magkakaroon ka rin ng mga additional information that we share sa Sando Vibes lang. At also, yung mga panibagong NFT games na dinidiscover namin yun doon. May mga gagawin kami ng mga ranking system sa Sando Vibes dahil i-reward namin yung mga community members namin. Hindi lang scholarship, kundi maraming opportunities na
pwede naming i-share sa community. Kasi ang goal ng Sando Vibes is to help those people na mabigyan namin, mga Pilipino, mabigyan namin ng opportunity na mag-participate sa NFT gaming or sa play to earn na revolution, no? So yun ang ibig sabihin nun. No, Julian, shoutout sa iyo, Extreme 90922. Pa-shoutout naman diyan. Extreme 0922 and to my scholar, shoutout sa inyo. DR, pa-shoutout kay DR. DR, DR. Alpen Pilio. Yun. Richmond Martinez, Emmanuel Vasquez. Ang scholars ko, tatlo pa lang. Si Jenkina, si Giyu, tsaka si Samael. Sila lang yung scholars ko. Mga scammer. Ayan. Ayan. Jerry Gosson, shoutout sa'yo. Ayan. Levy J. Balawi, shoutout sa'yo. Desert Fox, yan. Shoutout sa Mandoy Guild. Shoutout, yan. Sir, kung kailan po mag-start yung balik ng level 1, kapag nag-transfer kayo ng Axie, mag-i-start po ng level yun. Pag nilipat nyo yung Axie na yun. Oo. Baka di malulugi yung bumili ng mahal na Axie like Jumping Lason at Termi tapos in-nerf lang. Kaya po gumastos mahal para umangat MMR nila. Ronsen, balance ang kailangan, no? So kaya ini kasi mangyayari diyan pay to win eh. Hindi naman nagde-dictate ng Axie ng price eh. Ang nagde-dictate niyan ay yung demand and supply at yung mga breeders, no? Na syempre makita nila oh, magkano yung cost, di ba? So kailangan i-balance yan kasi kung hindi i-balance yan, hindi magiging masaya yung game. So kailangan mabalanse yan. And we just need to learn how to adjust and adapt sa mga changes na yan. Kasi yung mga changes na yan, napatunayan na natin para yan sa long term ng game. No? Para lahat tayo. Kasi ang dami nang na-buff eh. Ang dami nang na-nerf. Na-nerf na yung iba dyan. Na-nerf na yung Termi. Na-nerf na yung ganito. Na-nerf na yung Yam. Na-nerf na yung... Ang dami nang na-nerf before. Pero yung mga tao, nakakahisip pa rin sila ng iba't ibang ways kung paano mas maging maganda yung lineup nila. No? So, yun ang ibig sabihin nun. Ayan, pa-shoutout sa Gladiators Guild, tsaka kay Ronel Hakolbe Maximus, ayan, Billy Asibo, China All. Ayan, sabi ni Billy. Ayan, SLP ranging 4 to 5 until end of October, then mooning 5 to 6 before entering November, sabi ni Juan Intelligencia. Hindi po ako nagsabi nun, ha? Ayan, Gladiators Guild, shoutout sa inyo. Gian Carlo De Luna, shoutout kay Darwin Trinidad, ng Tabachoy, sana all, Tabachoy. Paano po mag-join Sando Gang? Send nyo lang yung link ng ating Discord server na Sando Vibes. Nasa YouTube channel natin, nasa description, click nyo lang, nandyan yan. Pag season 19 ba, marireset pa din yung MMR to 1-2. Yes, pag bumalik na yung season, babalik tayo lahat sa 1-2. Yan yung tinatawag na reset. Pero kapag after ng season, babalik ka kung saan ka nahinto na MMR off-season. Ganun po ibig sabihin nun. Okay, shoutout kay Kit Caesar Tamba, si K8. Shoutout. Tsaka kay Emmanuel. Ayan. Boss, okay ba mag-invest sa land? Ako para sa akin lang naman, oh. Ang tulad nila sa kasabihan, no, the best investment on earth is earth. No? Eh pag mayroong mga ganyang gameplay na may involves na land, malaking bagay 'yan. No, but again, this is not financial advice. Kung kaya niyo bumili ng land, you can buy your own land. Pero pwede kayong makapag-farm ng resources sa land gameplay kahit wala kayong land. O, di ba? Ayan, pag nilagay ko pala yung Axie team ko sa Treasure, marereset. Yes, marereset po yun. Jonathan Santos, marereset. Kay KL, shoutout sa'yo. Ayan, salamat Lodi School. Extreme Scholarship Program. Instamag PH. Paano pag nagkalaban sa arena? Same MMR bracket, same wifi kami, banable. Hindi po banable yun, Instamag PH. No, may mga pagkakataon talaga na nagmamatch. Pero ang importante, hindi kayo naglalaro ng multiple accounts. Yun po yung pinaka-importante ito. Shoutout kay Darwin Trinidad. Shoutout kay Giancarlo De Luna. Yan, Mavi, shoutout sa'yo. Ano po possible update next season, Bosco? Yung possible update next season, kung ano yung mga balancing na kailangan gawin. Yan, shoutout kay Dengoy, sabi ni Adrian Javier. Ayan, tsaka kay mas okay ba bagong team mo? Is yung 20 energy mo ubusin mo sa arena or much better hati sa adventure? Ako para sa akin pa rin, worth it pa rin naman na mag-invest ng SLP, ng energy sa adventure para madali mo matapos yung adventure, no? So, okay lang din naman yun, no? Ayan, shoutout kay Mavi, shoutout kay Aki, nasa basement daw, Daniela Labiano, Sirius, shoutout sa'yo,
Jules de Guican. Ayan. So, yun. Ayun, guys. Maraming maraming salamat for tuning in. 1 hour lang tayo. No? 10 o'clock na para makapag-pew-pew pa tayo. No? Magpampabala ng bad vibes na nangyari ngayon. Pero maraming maraming salamat sa lahat ng concerns. Maraming maraming salamat sa mga nagpadala ng messages. Tsaka yung mga prayers din na kung okay ba tayo. No? Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan, mga kasando. Sana marami kayong napulot. May mga napulot kayo na information doon sa sinare ko sa inyo about yung series A, B, C. Yeah, mga funding models na yan. No? And sana meron din kayong mga nakuwang vision kung ano yung mga pwede nyong gawin with Axie Infinity. And also, supportahan nyo din yung Star Atlas na game na ilalabas natin. Maglalabas ako ng mga videos yan. Mamimigay tayo ng mga spaceship, ano? Mamimigay tayo ng mga spaceship. No? Sige, until next time, ano? Maraming maraming salamat. Ang SLP ko, mababa lang.